Posibleng kapabayaan sa maintenance ang sanina ammonia leak na nauwi sa pagsabog sa isang cold storage facility sa Nabotas. Ang imbestigasyon at ang lagay ng mga naospital, tinutukan ni June Veneracion. May nakikitang indikasyon ng posibleng kapabayaan sa maintenance ang mga investigador ng Bureau of Fire Protection o BFP sa nangyaring ammonia leak sa cold storage facility na ito sa Nabotas City. Lumabas kasi sa initial na investigasyon na ang ammonia filter ang maaring naging sanhi ng leak. May senyales na tinamaan na raw ito ng corrosion. Nag-fail yung filter na hindi niya napalitan and yun yung ano natin, yung pinagsimulan ng leak. Baka hindi nila napalitan regularly yung kanilang filter, then perhaps may negligence on that part. Nakauwi na ng kanilang bahay mula sa ospital ang 24 na residenteng nakatira malapit sa planta. Kabilang sa kanila ang 11 years old na si Frederick. Nahihilo po, tas nasusuka, tas nahirapan po ako huminga. Nasawi naman si Dustin Lee Ansale, 16 years old. Acute respiratory distress syndrome ang immediate cause na nakalagay sa kanyang death certificate. Kakauwi lang niya sa kanilang bahay matapos sa ospital dahil sa matagal ng karamdaman. Kumusta may sakit, kagagaling na pauwi sa ospital. Ngayon parang naano siya, yung hindi na sa makahinga, hindi na nakabot ng ospital. Doon sa ospital na lang, parang patay na pala yung bata. Mula 2021, apat na insidente na ng ammonia leak ang nangyari dito sa Nabotas City. Hanggang ngayon, tatlong planta pa rin ang nananatiling sarado dahil hindi makasunod sa mga requirements ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection. Pinakabalala ang nangyari noong February 2021. Sa insidente ito, higit 100 na nasaktan o nadala sa ospital. Dalawa naman ang namatay. Kung naging mahigpit ho kami after ng mga naunang insidente, mas dodoblin ho namin ang paghihigpit. Pipilitin natin ang ating Bureau of Fire Protection. Regular inspection. Checking po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.